Nakilala ko po si Maribik nung November siya na Linggo po yun. Tapos nakita ko po yung post niya sa social media. Tapos yung mga pang ano po, dati po kasi yun eh. Parang pang Jejimon po ganun. Nag-post po ako tapos hindi ko na-expect na mag-reply po siya. Nag-comment po siya ng parang emoji po tapos ayun po, parang may sisend po ako na message. Tapos may tanong po kasi doon na crush mo ba ako? Nag-amin po siya na oo, shy type lang daw siya. Magmula po nun, tuloy-tuloy na yung usap namin, umaga hanggang gabi. May mga taong pinagtagpo. Taga Malabon po kasi siya, tapos ako po taga Laguna. So bali po, hindi ko po in-expect na magkikita po kami in person. Habang nagsasideline pa ako sa trabaho, nag-aaral po ako, tapos pumupunta rin pa ako sa kanila kapag may pera ko. Pinagtagpo, pero hindi itinadhana. After po nung magkatrabaho siya, 1 week or more than 1 week, bigla pong nakaramdam po ako ng kakaiba. Nagbago po lahat dahil nga po may trabaho na po siya, may work din po siya. Bali din niya po napupunan yung mga kailangan ko, parang ganun po. Sabi ko parang may mali na kasi ang lamig na po ng pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na-expect na nagkakagusto rin po ako talaga sa iba. Hindi ko rin po masasabi na nag-cheat ako. Ngayong bagong taon na, past is past na nga ba at dapat mag-move on na? Yan at maraming tanong ang naghihintay ng sagot. Is there a second chance in love? Hindi? Oo, pwede. Ewan. Salamat, MMG, sa paghandog na napakagandang awitin para sa bisita natin ngayon dito sa home. Nagpatakan agad ang mga luha. Iyakan na agad! Yes. Marivic and Aaron. May mga hugot na agad-agad. Pagtanggal na pagtanggal, hindi mapigilan ang pag-iiyak. Nakita mo sabay pa sila nung pag-akyat na pag-akyat ng wall. So ibig sabihin, fresh pa talaga, di ba? Ilang buwan na ba kayong di nakita, nag-usap? Mga 5 months po. 5 months medyo, na? Pero fresh pa rin para sa kanila, di ba? Gano'n na ba kayo katagal ang inyong relasyon? Ano, mga 3 months pa lang po. 3 months yung relasyon. Pero yung 3 months na pinagsamahan niyo talaga, punong-puno ng pagmamahalan. Opo. Magkamustahan na muna sila, syempre, dahil matagal-tagal kayong hindi nakita. 5 months. Kamusta ka naman? Okay lang. Ikaw naman, Marivy, kamusta mo naman si Aaron? Kamusta? Okay naman. Saan ba kayo nagkakilalang dalawa, Aaron? Sana lang po. Bali, nag-umpisa po yung relationship namin sa social media lang po. Tapos? Doon po, yung... Ikaw ba unang nag-message? Siya po. Siya? Parang ano po kasi yun, parang yung post po, parang there. Tapos magsasend po siya ng mga questions, ano. Tapos ako po yung sasagot, kaya po siya yung unang nakapag-chat sa akin. Tapos, Marivic, nung may message ka ni Aaron, anong ginawa mo? May question kasi dun na pag crush mo ba ako?
Tapos bigla po siya nag-confess na parang, oo, gano'n. Agad-agad? Apo, tapos parang doon po nag-dire-diretso po yung communication namin, conversation pa. Tapos, paano mo naman niligawan naman ngayon? Bali, niligawan ko, ginawa ko pong paraan, pinuntahan ko po siya. Kasi po, nasa Malabon po ako, tapos siya po sa Laguna. Sa, ano po, Santa Rosa, sa Balibago. Tapos inaral ko po kung paano pumunta sa Laguna, yung dadaanan ko. Tapos, ayun po, yung first meet po namin, doon niya na po ako sinagot nun. Tapos, hindi ko, naano po ako, parang nape-pressure po ako nung nakita ko siya. Parang na-starstruck po ako sa kanya nun. Nanginginig pa nga po ako nun nung magkasama na kami. Tapos di po ako makatingin ng diretso sa mga mata niya kasi po, hindi ko po alam yung gagawin. First girlfriend ko nga po siya. Kasi gandang-ganda ka. Ikaw opo. Naman, Marivic, anong first impression mo nung nakita mo si Aaron sa ano, personal? Simple lang po kasi siya eh. Parang mabait po talaga siya. Kung may effort naman pala, naging maayos ang relasyon, bakit kayo nagkalaboan? Ano bang nangyari? Ayun nga po, that time kasi parang broken family po ako. Tapos parang need ko po ng magko-comfort. Eh, malayo po siya sa akin. Parang mas pili ko po yung mas malapit kaysa sa malayo. So may nanligaw sa'yo, ganun? Opo. Alam ba nung naniligaw mo na may boyfriend ka? Alam niya po. Pero sinasabi mo ba yan kay Aaron na meron kang ibang kausap na hindi? Hindi po, dinay ko po sa kanya. Ikaw naman ni Aaron, nafe-feel mo ba yon? Opo, yung ano po, mga ano po kasi yun eh, 1 week po after namin huling magkita, parang nararamdaman ko po na parang may iba na. Tapos yung kapag, kasi po nag-usap po kami, through calls lang, kasi mahina po yung signal doon. Hindi rin po kami makapag-video call ng maayos. Bali, doon tumawag po ako, bigla pong nag-hold. Tapos inin ko, tapos pagtawag ko po ulit, in another call na po. Iniisip ko lang po nung una na baka bug lang yun ng network, baka ganun lang talaga. Tapos paulit-ulit na po nangyari. Tapos ayun, doon na po yung, doon ko na po nalaman. Naramdaman? Hindi. Paano mo nalaman? Ayun yung po. Yung talaga na-confirm mo na talagang nanloloko or merong iba. Ano po kasi, kilala ko po yung guy, yung lalaki. Paano mo nakilala yung guy? Sa ano po, nag-react po sa post niya kasi tinignan ko po. Parang naging detective na lang rin po ako. Kumbaga nag-stalk ka na. Tapos? Tapos yung nakutubang ko ayon, kinausap ko. Tapos na-confirm ko naman po, sinabi naman niya na maganda na naman daw po yung intention niya kasi hinatid sundo niya po sa trabaho. Oo, naiintindihan ko naman na syempre safety daw. Pero parang nagtitake advantage siya sa ginagawa niya po sa girlfriend ko. Marivic, anong explanation mo doon? That time kasi parang nakukulangan po ako sa oras tapos sa assurance. Pero Marivic, bakit hindi mo man lang sinabi kay Aaron na nahihirapan ka na, kailangan mo ng... Kasi may effort naman pala si Aaron, di ba? Bakit natakot kang i-open up sa kanya na gusto mo na yung nararamdaman mo yung touch niya, yung presence niya? That time kasi po, ayoko po talaga sabihin sa kanya kasi nga po malayo po siya. Tapos, syempre po, ang biyahe po 3 hours papuntang Laguna. Tapos, gabi po siya pumupunta doon, hindi hapon po eh. So, kung may mangyari po sa kanya, syempre ako po yung sisisin. Sabi ko, wag na lang, hindi ko na sasabihin sa kanya. Itatago ko na lang po yun. So, ibig sabihin ba nun, naghanap ka na lang ng iba para hindi mahirapan si Aero? Hindi naman po. Oh. Parang, yung lalaki kasi... Siya yung nandun that ng panahon na parang down na down ako. Pinagsabay mo talaga sila? Hindi ko po pinagsabay totally po. Parang nakakausap po lang po yung lalaki pero hindi po talaga. Hindi pa po. 1 month bago po sinagot ko po yung lalaki. Paano kayo nagkahiwalay? Paano natin? Galing po akong trabaho. Ay, pauwi na po ako that time. Gabi po. Tapos hindi ko na-expect na pupunta po siya para kausapin niya ako. Nagmamakaawa po siya, umiiyak po siya dun sa labas. Tapos... baka pwede ayusin. Sabi ko, ayoko na, pagod na ako. Pero hindi ko po talaga masabi yung totoong nararamdaman ko. Na? Ano bang nararamdaman nga po mo? Na, hindi ko, opo, na may parang may iba kung gusto, na parang may natitipuhan akong iba. So doon na kayo naghiwalay pagkatas magmakaawa ni Aaron? Opo, doon po. Hindi ka man lang nagpumilit talaga. Kailangan ko ng explanation. Nagpumilit po talaga ako. Kasi po, Monday, pupunta ako, tas Tuesday, tas Wednesday po ulit. Parang gusto ko na po talagang ayusin kasi parang mas matimbang sa akin yung pagmamahal kaysa sa naramdaman kong sakit. Alam namin na marami pa kayong gustong sabihin sa isa't isa kaya dinaan nyo na lang sa sulat at ang magsisimulang magbasa ng kanyang sulat ay ikaw, Marivic. Kamusta ka na? Boo?
Sorry kung binitawan kita. Sorry kung nung mga panahong kailangan mo ako, doon ako wala. Sorry dahil umiyak at nagmakaawa ka, napiliin ulit kita. Gustuhin ko man napiliin ang mga panahon na yon, nahiya na ako sa sarili ko. Dahil alam ko ang laki ng pagkakamali ko at nasaktan kita ng husto. Nahihiya akong harapin ka dahil sa mga nagawa ko. Alam ko kasi na sobrang minahal mo ako. Kaya nung nasaktan kita, inisip ko na baka hindi ako yung para sa iyo dahil sa nagawa ko. Minsan tinatanong ko sarili ko, ba't kita iniwan? Kasi kahit kasama ko na siya, di ko maiwasan na banggitin ka sa kanya. At minsan ikukumpara ka sa kanya kung paano siya mag-alaga. Habang tumagal na kasama ko siya, na-realize ko na mahal pa kita. Mahal pa pala kita, Ron. Yun din siguro ang naging dahilan kung bakit kami naghiwalay. Dahil hinanap kita sa katauhan niya. Tanda ko pa noon, palagi mo akong ginagawa ng tula tuwing mansari natin. Bilang pambawi, gumawa din ako ng tula para sa iyo. Patawad sa nagawa at pananakit ko. Patawad kung sa iba ko hinanap yung dapat na sa iyo. Patawad dahil sigurado nasaktan kita ng husto. Patawad at patawad sana mapatawad mo pa ako. Hindi ko intensyon na ikay saktan at hanapin sa ibang iyong kakulangan. Hindi man lang sumagi sa aking kaisipan na gumagawa ka ng paraan para iyon ay mapunan. Kaya humihingi ako ng tawad sa aking mga nagawa. Hindi ko agad nakita ang tunay mong halaga. Ang huli ko nang nalaman na malaki sa akin ang nawala. Sa sakit na nadulot ko sa'yo, mapapatawad mo pa kaya? Aaron, ano naramdaman mo? Ang daming patawad na hinihingi sa'yo ni Marivic. Anong reaction mo sa letter niya para sa'yo? Naguguluhan po ako. Bakit? Bakit? Ba't ka naguguluhan? Pero habang nagbabasa siya, iyak ka ng iyak ka. Kasi po, nung nakita ko siya ulit, bumalik po yung sakit. At saka yung... Bumalik po yung sakit, saka yung feelings na naramdaman ko sa kanya. Ikaw na magbasa ng letter mo para sa kanya. Magandang araw. Masaya ako na ikay aking nasilayan. Muli ko na naman nakita ang iyong kagandahan. Pero nandito tayo ngayon sa isang kadahilanan para sa mga nakaraang kaganapan na ating pag-uusapan. Kamusta na? Masaya ka naman ba ngayon? Kasi ako okay na matapos nang nangyari nun. Alam kong hindi biro yung mga nagdaang taon. Pero thankful pa rin ako syempre kasi ang dami kong natutunan dun. Napatawad naman na kita sa iyong mga kasalanan. Sana patawarin mo rin ako kung ikay aking nasaktan. Wala naman akong sinisisi sa ating hiwalayan. Siguro meron lang talagang ibang tao sa atin ng nakalaan. Gusto ko pa sana ituloy itong tula para ibalik kung saan tayo nagsimula. Kaso naisip ko na ang ikaw at ako hindi na magkatugma kasi damdamin mo'y bigla na lang naglaho na parang bula. Wala akong sinisisi sa ating pag-iwalay natin. Siguro ang laki rin ng kakulangan ko nung mga panahon na tayo pa. Pero total kasiyahan mo naman gusto ko. Kaya nakita ko na masaya ka sa kanya. Kaya pinaubaya na kita. Alam ko na mas maalagaan ka niya. Mas mabibigyan ka niya ng oras at tigit sa lahat. Kaya kanyang puntahan agad-agad kung gugustuhin mo. Mahirap, pero tinanggap ko lahat yon kasi nga mahal kita. At isa pa, ayoko na sa sitwasyon na sa pagpili sa amin dalawa, mahirapan ka pa. Mahal pa kita, pero ayaw mo na. Ang unfair naman nun, di ba?
Sa lalaki naman na pumalit sa akin, alagaan mo sana siya ng maayos. Huwag na huwag mo siyang pababayaan. Alamin mo kung ano yung gusto at ayaw niya. Huwag na huwag mo rin iparamdam na mag-isa lang siya. Meron lang akong isang kahilingan. Sana huwag mo siyang sasaktan at punan mo ang aking mga kakulangan. One thing for sure, I'll never forget you. Dahil sa love na pina-experience mo sa akin at sa sakit na nadulot ng sobrang pagmamahal ko sa'yo. Kaya kailangan ko na muling bumangon. Mga pangit na alaala kailangang itapon. Dahil iyo ring maaalala sa paglaon na may magandang bukas para kalimutan ang masakit na kahapon. Napakamadaling hagang mga salita. At may tula pa. Yes. Ano naman ang masasabi mo dyan, Marivic, sa mga narinig mong sulat? Sorry. One word lang. Sana mapatawad mo pa ako. Ngayon naman ay oras na para itanong nyo ang katanungan na pwede nyo lang sagutin ng hindi. Oo, pwede ewan. Ito ang 7 questions of hope. Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan ng di lamang dahilan? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan ng di lamang dahilan? Sayang lang ang pagmamahal inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaw? Thank you. Thank you so much, MMG. Ngayon ay mauna magtanong si Marivic. Namiss mo ba ako, Boo? Pwede. Yay, Boo! Kaya pa ba nang pinalit mo sa akin? Hindi na. Hindi. Pinagpalit mo ba ako sa iba? Hindi. Minahal mo ba talaga ako? Oo. Ako lang ba ang babaeng iniyakan at hinabol mo ng todo? Oo. Mas masarap ba siya magmahal sa akin? Ewan. Nakaramdam ka ba ng kilig nung nalaman mong magkikita tayo? Ewan. Naging masaya ka ba nung nag-iwalay tayo? Hindi. Kaya mo pa ba akong bigyan ng chance na bumawi sa'yo? Ewan. Nakausap mo na ba siya nung tayo pa? Oo. Hinahanap-hanap mo ba, pumapaba ang mga kiss at hugs natin? Pwede. May mali ba akong nagawa sa'yo? Wala. Hindi. Mahal mo pa ba ako? Pwede. Mas minahal mo ba siya kaysa sa akin? Hindi. Ngayon naman ay tatanungin na natin sina Marivic at Aaron. Pinaka-importanting tanong, Marivic at Aaron, gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Hindi, oo, pwede, ewan. Pero bago nila ipakita ang kanilang mga kasagutan, bibigyan natin sila ng oras para mag-isip dahil magbabalik pa rin po ang Tropang LOL. Alex, bago natin ipagpatuloy ang final question, tatanungin muna natin ang Tropang Hopya kung anong masasabi nila sa kwento ni Marivic at Aaron. Sa mga lalaki, kung kayo ba yung iniwan dahil LDR, malayo kayo, mapagbibigyan nyo pa ba ng second chance? Ang young girl? Depende naman kung paano naghiwalay. Kasi LDR, umpisa pa lang, long distance relationship, mahirap na. Sobra. Kasi communication problems na kaagad yon. Pangalawa, depende rin kung gaano mo kamahal
o kung gaano ka seryoso ka sa relationship na yon. Dahil kung asawa mo, may pamilya kayo, wala kayong choice kundi magmahalan talaga until the end. Pero kung magjowa kayo, yung may bata pa kayo, LDR sa tingin ko hindi talaga mag-work. Mahirap talaga. Mahirap. Gugustuhin, kailangan gustuhin ng dalawang tao at you will have to make it work. Yun lang. Ako naman, in my own experiences, before. Dami, ha? Dami. Marami akong LDR before. Nag-aaral pa ako ng college. Saan? Like where? Yung nasa Japan, tapos yung nasa Italy. So, ang internet niyan? Paano kayo nag-uwi? Wala. Telegrama. Ang dami kung, ano, yung papel na mabango. Stationary. Ang dami kong ganun. Tapos ang tagal ko hinihintay, 3 months. Pero tinatsaga ko yun, tumatagal kami ng 2 years, 3 years. Pero to make the long story short, short lang. Kasi dalawa yung story. Lahat yun, nabaliwala. So talagang mahirap ang long distance telephone. Relationship. Pero meron din mga long distance relationship na nagwo-work. Pag sa'yo merong communication. Pero saludo talaga kami sa lahat ng mga may LDR. Kasi sakripisyo yan eh. Mm-hmm. Acts of love din kasi yan eh. Totoo. Kahit pa paano, it's a sacrifice and it's a choice. Hirap Hirap talaga. Daddy Bills, alam mo ba, yung malaking porsyento na nagkakatuluyan, yung sumunod yung lalaki doon o umuwi yung ka-relationship niya dito sa Pilipinas. Pero kung yung totally talagang malayo, hindi mangyayari. Well, ito na ang panahon para malaman natin. Salamat mga tropang Hopia. Ngayon ay tatanungin... Pero Lex, Brad, pag-isipin mo talaga ng mabuti. Wag, alam ko kapag nasa gitna ka ng sitwasyon, talagang mainit, gusto, passionate, ilabas mo muna yung sarili mo sa katawan mo. Tingnan mo muna yung sitwasyon sa malayo ba? Kung mabuti ba talaga ito sa'yo? At ikaw rin, ma'am. So, ingat po. Ingat, ma'am. Palalabasin mo pa siya sa kaluluwa. Ang hirap naman yun. Baka mamaya maligaw siya, malipat sa ibang katawan. Hindi na makabalik yan. Salamat, tropang Hopia. Ngayon ay tatanungin na natin sina Marivic at Aaron ang pinaka-importanting tanong. Marivic and Aaron, gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Hindi, oo, pwede, ewan. Aaron, tsaka Marivic, pag-isipan yung maigi, ha? Pag-isipan yung maigi. Lalo ka na Aaron. Masakit yun, pero hindi rin naman natin masisi si Aaron. Iintindihan din naman natin dahil sabi nga niya, nung nakita niya uli ikaw, Marivic, bumalik lahat ng sakit. So siguro hindi pa siya naghihilom dun sa sugat na nagawa natin sa kanya. Kasi kinuwento naman ni Aaron kanina yung effort niya. Diba? Pinuntahan ka niya talaga ng Monday, Wednesday, Thursday para ligawan ka niya talaga. Pero pinagpalit mo talaga siya. Kaya alam natin yung sakit ni Aaron. Pero kung okay, meron ka pang gustong sabihin kay Aaron, anong gusto mo? Ano, sana mapatawad niya pa ako. Bigyan niya ako ng chance para magiging maayos yan sa amin. Siguro magiging maayos yan kasi time, fresh diba? pa. Fresh pa. Fresh natin pa yan. Masasabi yan. Maraming salamat, Marivic.